ibuti ng Ama kaidakila niya. Ang bawat balangkas niya ay walang makababatid, makalilirit, maliban ang kanyang Espiritu. Kaya't ibinighagi niya, binigay niya sa tao ang Espiritong ito na makakapagbibigay pangunawa at magbubukas ng mga. Kaya't kung lahat lang ng tao na sa kanya ay nakikipagtutok, tuwirang ang batid ng Ama na kadakilaan niya, mababatid din ng tao, dakila na siya. Salamat, salamat sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid ko, kung papaano kayo ay nakadama, nakakilala. Ako rin po siguro, hindi ako makapaglilingkod ng walang pandama, ng walang kinilala, sapagkat nagagawa po ang lahat dahil dun sa tinanggap mo, sa kinilala mo, at sa nadarama mo. Mahirap ipaliwanag, mahirap maabot ng tao na hindi nakakaunawa. Sadyang mahirap po, kaya nga nahirapan ang Panginoong Hesukristo ng panahon na iyon. Nahirapan siyang magpaunawa sa kanyang ginagawa. Subalit yung paghihirap ng kanyang pangunawa na maunawaan ng tao ay hindi po naging hadlang para siya ay tumugot, para siya ay tumigil baga sa kanyang paglilingkod. Kundi kung papaanong nababanaag sa kanyang mukha ang panghihinayang, pagkagalit at pagkalungkot, patuloy pa rin niyang tinupad ang kalooban ng Ama. Patuloy pa rin siyang gumawa ng mabuti sapagkat siya unang taglay niya. Yun siya, ganun siya, sapagkat siya ay anak ng Ama na nagmula sa Kanya, at ang taglay niyang Espiritu ay siya mismo, sa Kanya mismo at galing sa Kanya. Kaya natupad niya ang hangarin ng Ama. Ang layunin niya ng mga anak niya ay aralan niya, ituwid niya, at patotohanan ang Ama ay buhay. At siyaan ang Espiritong tinataglay ng taong nakipagtotoo, at siya ang tinanggap, at ang tunay na Ama ang nagbibigay ng mantatag, nagbibigay lakas upang ang mga anak niyang nakipagtotoo sa Kanya ay ang Kanyang Espiritu ang mangibabaw at manahan wagang bilang tao. At siyaan po ang pawang katotohanan na kung susuriin ang tao at magsusuring totoo, mapagninilayan, sino nga ang manghuhula sa Kanyang gagawin? Sino nga ang magpapakahirap sa Kanyang pag-aaral baga, na katulad sa mga minimensahe? Alam niyo po, sadyang aaminin ko sa inyo, natatawa lang po ako sa mga taong humahatol sa akin, hindi naman ako nagagalit eh. Totoo-totoo po, naririnig po tayo ng Diyos. Natatawa po ako sa kanila. At tulad ng Panginoon, nalulungkot, nanghihinayang kumisan. Subalit, wala po akong magagawa dahil hindi nila maunawaan. At hindi ko naman po maaring pilitin ang sinuman na inunawa at unawain nila. Bakit po? Sapagkat maliwanag ang sinabi ng Panginoon, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sa makatwid, ang bilang man ng tao na kanyang kaharap noong panahon na yon, libo-libo man, yung may pandinig na nakakarinig ng katotohanan ay nakarinig nga
at ang may mata na nakakakita nga sa katotohanan ay nakakilala nga. Yun ang ibig ba ganyang sabihin? Hindi ibig sabihin, nakikita naman niyang may mata at maliwanag ang mga mata ng kaharap niya. Sinabi niyang ang may mata ay nagliwanag. Eh may mata naman lahat. At yun ang hindi pinagninilayan ng tao. Wala naman siyang kaharap na nakaukit ang mata. Inukit ang mata. Humarap ng walang mata. Subalit bakit sinabing ang may mata ay nagliwanag? Sapagkat ang ibig sabihin ng ang may mata ay nagliwanag, yung mga may mata sa katotohanan na nasisilayan ang mabuti niyang ginagampanan. Hindi naman lahat ng nasa harap niya na yun ay mga bingi. Subalit, tinura niyang maliwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa makatwid, siya man ay hindi namilit. At ang bawat makatotohanan ay hindi namimilit. Sapagkat kung pipilitin mo yung kapwa mo at susunod lang siya sa pilit, ay wala sa puso, wala sa damdamin, wala sa katotohanan na kalooban niya ang umiral. Kaya sa dakong ito at gawain ito, ang may pandinig ay makarinig, ang may mata ay magliwanag. Sapagkat kung nakikita ng tao, ang kaibahang ginagawa sa dakong ito ay di ginagawa ng natural na tao, ay makakarinig nga sa mga sinasabi. Kung inuunawa nga at may pangunawa, sapagkat batid ng taong may pangunawa, hindi kayang sabihin ng natural na tao. Bakit po? Maliwanag ang katotohanan. Isang pari na nagsuri ang nagturan. In English pa, hindi eka sa kanya nagmula yan. Sa makatwi, idinadalo, idinadatal kay Constancia ang mga magsusuri. Yung totoong may panguri na marunong sumuri tulad ng alahera, alam yung peki at hindi. Alam niyang sabihin kung galing kung saan at sino ang pinagmula. Sa makatwid, ang mayroong taglay na katotohanan, alam niya yung totoo. Ang may taglay ng katapatan, batid niya ang totoong tao. Kaya nga ang isang Kristo, nagturan din ng mabilis at walang pasubali. Mapagpaimbabaw kayo. Sapagkat nakita niya, ang mga kaharap ay hindi totoo. Nagkukunwari. Kunwaring kilala ang ama, kunwaring nakilala daw ang ama, subalit sa gaway wala sila. Kaya yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Upang ang tao'y di matawag na mapagpaimbabaw, gawin niya yung totoo, yung tama, sapagkat ang tao na kapwa mo'y maniwala man sa'yo, kung hindi ka totoo, ang ama mo'y di maniniwala sa'yo. At hindi ka ganang babahagi na ng ganang kanya, kundi ang bahagi sa'yo'y ganang pagkatao, sapagkat ika'y tao, taong tutupad, taong gaganap, taong magtuturan, taong magpapahayag. Ano ang naiba? Wala. Kaya iniiba ng Ama ang kanyang pahayag upang mapatotohanan ang salita niya ay di salita ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang katotohanan. Sa laksam bilang ng tao, nakatala sa banal na aklat, mula sa unang tipan at bagong tipan, may mga pinili. May mga hinirang. Hindi sinabi sa banal na aklat, lahat ng tao'y pinili. Lahat ng tao'y nahirang. Kundi, hinirang si David bilang hari. Pumili ng mga propeta. Ang mga saserdote, sa makatwid, ang mga saserdote, hindi sinabing lahat ng tao'y saserdote. Mga mahal, kung may totoong pagninilay ang tao, totoo sa puso, hindi magbibilang tao. At kung ang tao naman ay totoo, hindi baga niya maiisip
Dayain mo man yung kapwa mo, hanapin mo man yung pandaraya sa kapwa mo, itatakda ng ama yung luluwalang totoo. Pakikita niya sa iyo ang totoo. Subalit, ang nakikipagtotoo sa ama, totoo sa ama, hindi ugaling mamahiya ng tao. Kaya kapag nangusap, kabuuan. Hindi iisa lang ang tinutukoy. Ikaw, oy kayo. Hindi ganun. Sapagkat sa kabuuan, kung sinong may pandinig, makarinig. Kung sinong may mata, makakita. Sa makatwid at madaling salita, ang taong may pangunawa at umuunawa sa banal na salita, tumatanggap ang kalooban. Kaya't ang tumanggap ang kalooban, naiiba ang damdamin at siya unang pawang katotohanan. At kung babaybayin din ng tao sa bagong tipan, iba't iba rin ang naging pananaw ng tao. Iba't iba ang panukala, iba't iba ang katangisip, at iba-iba ang pananambahan. Sa panahon pa man ng Kristo, iba't iba na sumasamba. Iba't iba na ang pananambahan. Mayroong nagtitiwala na sinasabing siya ang puno ng iglesia. May nagsasabi namang anak siya ng tao. May nagsasabing yan ang tunay na hari. Yan ang binaba ng ama. May nagsasabing anak lang ng karpintero. Mga mahal, baka unawain ninyo. Sa panahon ng Espiritu, wala nang maninindigan at titindig kahit saan na tao na magsasabing kasunod ko na si Kristo, sapagkat wala nang Kristong susunod pa. Tapos na ang yugto ng Kristo. Panahon na ng Espiritu. Kaya't ang taong makikipagtotoo, ang nakipagtotoo sa Espiritu, tinanggap ang Kristo, kinilala ang Ama. Sapagkat ang tinuran ay maliwanag, ang kumilala sa aking anak, kinilala ako. Ang nakakilala sa anak ay nakilala ako. Sapagkat ang kumilala sa Ama ay nakilala ang anak. At ang nakilala ang anak, nakilala ang Ama. Sa pamamagitan ng Espiritu. Mga mahal, hayagang tinuturan sa inyo at maliwanag na inuulat ang Espiritu ng katotohanan ang nagpapamulat ng mga pikit bulag na mga mata na nagbibigay pangunawa upang maunawaan ang dapat unawain. Sapagkat walang iba dapat unawain na marapat maunawaan sa tamang pamamaraan, kundi ang banal na salita. At ang banal na salita na ito, siyang magahari upang ang isip mo ay baguhin. Sapagkat kung walang magaharing banal na salita, walang magaharing mabuting pag-iisip. Sapagkat ito ang nagbibigay lakas upang ang isip mong bulok, ang isip mong nabubuluhan ay bumango at pumatag. Ang may pandinig ay nakarinig, sumain niyo ang kapayapaan. O aking Ama, tunay na dakila ka. Wagas at tapat ang iyong pagsusuri sa lupa. Tapat ang iyong salita na may kalakip na gawa. Makapangyarihan kang taglay na di kayang liripin ang sinumang anak mo, na di kayang ang tumanggap sa iyo. Taglay mong pagdalisay kanino man ay di nakapagpapabigat ng damdamin kung ikaw ang saloobin at nilalaman ng kalooban. Mga panukala mo'y maunawaan ng madla kung ang iyong salita ay titimo sa diwa. Maliwanag ang iyong salita na hindi makapagpapabingi, makapagpapabulag sa katotohanan sa iyong mga anak. Kaya nga't ang sinumang taglay ang iyong Espiritu,
tunay na pinakikita mo ang katotohanan. Nabuksan ng diwang sarado, namulat sa katotohanan, nagising sa pagkakahimbing, naramdamang ikay buhay. Nekkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ang sarap isipin kapag ika'y nagbago. Ang sarap taglayin ang iyong tinanggap kung nakipagtotoo ka. Ang sarap damhin ang pag-ibig ng Ama kung nararamdaman ang iyong puso. Pakatandaan po ninyo, walang magtitibay tumupad sa kapwa-tao kung hindi matibay ang nagbigay sa bawat tao. Na tinanggap niya ring matibay, kaya siya'y nagtibay. Buhay ba ang Ama? Kaya ang sino mang tumanggap na nagtibay at nagpakatibay naman ay ang tinanggap niyang matatag at matibay. Naiba nga siya. Sa bilang ng mga anak ng Ama na laksa, kung tawagin niya'y laksang bilang sa makatwid, walang puwang ang bilang. Laksa-laksa. Walang makabibilang niyan. Isa ka na sa piling ng Espiritu. Isa ka sa napili niya. Di ba nga mapalad ka? Sa makatwid, kung inaari ninyong kayo'y kapiling ng Espiritu at kaisa kayo sa Espiritu, at pinili kayo ng Espiritu Santo, kayo ang may pandinig. Kayo ay nakarinig. Kayo ang may mata. Kayo ang nakakita. Sumain niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Pakatandaan, ito ang wika. Walang taong nanaigang mabuti kung ang sarili ang pinananaig niya. Subalit walang taong masama na di mababago at mapananaig ang mabuti kapag ang Ama ang nakilala niya. Walang taong hindi madudulas na pananalita kapag ang salita niya ay tuloy-tuloy kung taong nangungusap at sa tao naghahayag ng mga maling balita. Subalit, walang pagkakamalit, hindi magkakamali ang Espiritu Santo kung pawang mabuting balita ang hinahayag nito. Kaya sa inyong lahat, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Mula kay Mateo, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan ng gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugwami sa lihi ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus, ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdaan ang inyong mga kasalanan,
sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Kung iisipin ng tao, ilang taon na ang lumipas mula nang mamatay ang Kristo. At noon ay tinuran, magsisi kayo. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ibig sabihin, ang pagsisisi ng tao ay tanda ng paghahari ng Diyos. At napaghaharian ang isang tao ng Diyos na maghahari sa kanya kung ang kasalanan niya ay tatalikdan niya. Subalit kailanman at hindi niya ito iwanan, walang mapaghaharian kailanman. Sa makatwid, ang paghahari ng Ama ay hindi natatapos. Noon, ngayon at kailanman, ang tapat at totoong kumikilalay, malapit sa kanya ang Ama. Mapaghaharian siya, matatanggap niyang buong galak sa buhay niya. Karampot lamang po ang ibabagi at sususugan bukas. Magsimba kayo, maririnig niyo ang karagdagan. Hindi dito po kung saan kayo gusto. Kung nakaakma sa binasa ang magiging homilya. Subalit, hindi ko sasakupin kung anong pahayag nila. Kaya ang mahalaga, anuman ang marinig niyong pahayag mula sa kanila, kung bukas ng diwa niyo, mauunawaan niyo pa rin ito. Yaon ang pinakamahalaga ang may pangunawa na. Anuman ang pinapahayag ng isang mangangaral sa kabanalan, naunawaan mo sapagkat may pangunawa ka na. Subalit, gaano man kagaling at napakagaling ang magpapahayag, ang mamamahayag, ang naghahayag, ang naguulat, wala kang maunawaan kung sarado ang iyong isip sa katotohanan. Kung wala ka pang mawawaan ukol sa kabanalan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't ng panahon ni Pablo, isang mapagmagaling siya sa unang buhay niya. Pinaglalaban niya yung kanyang relihiyon. Tinutuligsa niya ang mga alagad ng Kristo. Maging ang Kristo, hindi niya pinaniniwalaan. At siya pa ang naghahangad pumatay sa mga sumasama sa kanya. Kala ay sinasalungat niya ang kalooban ng Ama. Sapagkat ang palagay niya noon, si Jesus ay mandaraya at niloloko niya, inaakit niya yung mga tao. Kaya lihim niyang gagawa ng hindi maganda. Subalit hindi naganap at natupad nang dahil sa isang pangyayari. Mismo nagpakita ang liwanag at may tinig na narinig. Saulo, Saulo! Bakit mo ako pinag-uusig? Panginoon ko, yan ang nasabi niya. Samantalang hindi niya nakita ang kaharap. Nakakita lamang ng liwanag at narinig ang tinig. Ano ibig sabihin nun? Ikaw, kayong lahat, sino man ang tao, kapag nakita ang liwanag ng Espiritu Santo at narinig ang tinig ng Ama, magigising sa katotohanan. Magliliwanag ang buhay. Kaya't kung ano at kung papaano ang ginagawang kamalian sa unang buhay na nagmamagaling para sumikat na isang galing daw siya sa Romano. Kasama niya yung mga Hudyo. Subalit, tinutuligsa ang Kristo. At yung oras na yun na mabuksan ang pangunawa, isa na sa nakipaglaban sa katotohanan. Isa na sa hindi matutulan ang kanyang gagawin
Sarili niya'y tumutupad. Damdamin niya'y nagpupumiglas. Isip niya'y nagliwanag na abot ang kaukulan. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Ang sino mang mabuksan ang pangunawa at ang damdamin niya ay mabuksan din ukol sa katotohanan at kabanalan, mag-aalab ang damdamin ito. Magpupuyos ang kaisipan. Kailangang tumalima, kailangang tumupad, kailangang gawin at siya ang anak ng ama. Kailangang tuparin ang pangako, ang kaligtasan ng sanlibutan. Hindi makikinig sa tao, hindi pakikinggan ng tao, kundi isusulong ang gagawin. Tutuparin ang marapat, tutup din ang dapat. At ang mga napili ay gayon din ang ginawa. Mga mahal, kung lahat lamang ng totoong tao ay nagsasabing Panginoon ko at Diyos ko, ay totoo nga ang puso nito. Sino pa kayang tao ang magpapahamak sa kapwa-tao? Sino pa kayang magsasabing walang hiyakan tao? Wala na, sapagkat ang lahat ay may kahihiya dahil may takot na sa Ama. Mga mahal, yan ang katotohanan. Ginawa nitong Pablo ang dapat at marapat. Kaya't marami siyang naging sulat. Maraming nalantad, maraming nagawa. Katulad ng mga itinala ng mga apostol sa mabubuting gawa na hindi sila ang gumawa, kundi ang gumawa ay ang kanilang taglay. Ang kalooban ng Ama. Ang damdamin ng Ama na naghari sa bawat isa. Subalit, nagpaalipin sila. Kaya't nakatupad ang katawan sa pagkakaalipin ng Espiritu tinaglay. Mga mahal, ang tao rin ay magiging ganap sa pagtupad. Kung alipin ang katotohanan at ang katotohanan ang nag-aatas sa katawan, ang nagpupumigla sa sarili para tupdin at gawin mo yaan, sapagkat may nag-aatas na hindi nakikita, subalit tumutupad sa bawat isa. Naway maramdaman ninyo, mga minamahal ko, yamang kayo'y kapatirang divine mercy. Bukal ng habag, bukal ng awa, tunay na liwanag ang dulot kanino man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, purihin ka Ama. Kung matalino kang tao, kung magaling ka sa memorization, kabisaduhin mo yung isang kabanata, tatandaan mo. Subalit, kung wala kang alam, karunungan sa kabanalan, at banal na salita hindi mo alam, matutunan mo man lahat yan. Wala kang maibibigay na mabuting kaukulan. At yan ang pawang katotohanan. Ang pinagmula ng banal, siyang magbibigay ng kabanalang payag. Kaya't kung totoo ang nagpapatotoo, ang totoo ang mag-ahari sa nagpapatotoong tao. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenehana, nekkaramenehana, nekkaramenehana. Kaya, maliwanag na tinuran, ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Ngunit lumaki rito sa Jerusalem, nag-aral ako kay Gamaliel, at buong higpit na tinuran sa kautusan ng aking mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at pinapapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki, babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem para parusahan. Hindi pa yan binasa ni Apo Kunching.
Yan ang patutuo ko sa inyo. At ang sinumang mag-isip, siya nagkasala kung nagsinungaling si Kunching. Subalit ang nakakarinig kay Kunching, batid kung sinong totoo sa bawat isa. Inuna na ang pahayag sa inyo, sinunod ang pagbasa sa makatwid kung papaano ang inulat sa inyong ang isang Pablo nang magising sa katotohanan. Pinaglaban ang katotohanan. Kaya't ang tao'y nakikibak at nakikilaban sa katotohanan kung ang taglay niya'y katotohanan. Paano mo may paglalaban ang hindi mo alam? Paano mong masasabi ang hindi mo nasabi? Mga mahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko. Kung batid lang ng tao, marami ang taong nakikipaglaban sa kanilang relihiyon. Subalit, kapag sinuri ng Ama ang gawa, wala sa katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, gayon din, hindi sa salita ang pagpapakabuti, kundi sa totoong gawa. Nekkaramanayana. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kayo po sa dakong ito, hindi po ba't malaya tayong lahat, ano? Hindi naman sinasabi sa inyo, oy, ano ba reliyon mo? Huwag kang pupunta rito, ha? Hoy, kailangan umanib ka muna sa akin bago kita tanggapin. Hindi po, sapagkat binigyang kalayaan ng Ama ang lahat ng tao para makapagsuri at makita yung totoo. Subalit hindi ka tinatali ng Ama. Kung anong gusto mo, lamang sa iyong kagustuhan, huwag kang maligaw. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang lahat, sabihin nyo nga pong, Ama'y buhay. Kristo'y nabuhay. Espiritu Santo'y di mamamatay. Totoo po yan. Ang Ama'y buhay, ang Kristo'y namatay, at ang Espiritu Santo'y walang kamatayan. Sapagkat kailanman walang makapapatay dyan. Sapagkat ang Espiritu Santo'y Diyos ng katotohanan. Kaya't ang tumatanggap sa hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman niya sa damdamin niya, ang tinanggap niya ay Diyos Ama niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramanayana. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Salamat sa pagtanggap ng aking kapatid na Marisa bilang master. Pero hindi po ako yung master, si Lord. Hindi ko kayang tanggapin ako'y master. May master po tayong pinaka-master. Ang pinaka-master ng ating buhay, walang dilit iba ang ating creator. The best creator. The most creator. Buhay po bang Diyos? Sabi nga, the most of all. Ba, English yata eh. Meron pala akong nabibigkas ng konti pag tinuturuan ako. Pero alam niyo po, pag nasa pagkatao ko, may doubt ka, hindi mo mabigkasan. Ganun lang, kasimple yun. Alam niyo po, pag may pag-aalinlangan kayo, hindi niyo kayang gawin. Kaya sabi niya, kung tapat lang ang pananalig mo at pananampalataya, kahit eka yung puno na ito, bunutin mo, may tutubo mo sa? Saan po may tutubo? Sa kabilang, ibig sabihin nun, sa pananampalataya mo, walang imposibleng magagawa yun. Magaganap yun. Sapagkat ang Diyos kaya niyang ilipat ang lahat kahit saan niya gustong ilipat. Kaya kayo, nakasadlak ba kayo sa masama? Espiritu, may lilipat niya kayo sa mabuting espiritu. Buhay ba ang Ama? Tumubo ba kayo sa masamang lupa?
pwede niya kayong patubuin sa mabuting lupa. Ano po? Eh kaya lang ikaw din ay lupa. Kailangan maging mabuti ka para hindi na mawala sa iyong mabuting binhi. Buhay ba ang ama? Eh, katulad na lang po ng mga bulaklak, iba't iba ang pangalan, ano? Iba't iba ang itsura. O ilang-ilang. Sabi ko, ba't kaya tinawag itong ilang-ilang? Ilang-ilang. Ilang-ilang. Ilang-ilang ang dahon. No? Ilang-ilang. Sampagita. May kampupot pa, ano po? O, pag-aralan po ninyo. Sa handog lang sa dakong ito, minsan ay sagana, minsan ay wala, minsan ay kakaunti, ano? Eh, sino po ba nagpapatupad nun? Tao o ang ama? Pinakikita lang niya na kaya kong panaganain, kaya kong pauntiin, kaya kong alisin. Tama po ba? Subalit ang sino mang tapat, ayan, nagkaroon ng alay. At bakit naganap iyan? Patuloy na sinasabi sa inyo, kaya kong magbigay, kaya kong umalis, ang gusto kong paalisin. Kaya kong alisin ang bawat kong nais palisanin. Subalit pinakikita ko rin, ang wala ay maari kong bigyan. At pagdakay dumaloy ang bangan, ay punuin ko naman. Buhay ba ang ama? Kaya kung nakatitig lang ang tao at hindi umuunawa, ay wala po talagang mapapaunawa sa kanya. Subalit kung bibigyan niya ng tuon ang nakikita niya, mauunawaan niya ang mga bagay. Aba, bilog-bilog, gumulong na agad. Kaya, tandaan po ninyo, katawa-tawa man sa inyo at napakatawa ninyo. Sapagkat napakahirap paniwalaan at napakahirap maniwala ang hindi ka panipaniwala. Ano? Subalit, maghintay na lang. Maghintay ka lamang. Buhay ba ang ama? Sapagkat sabi nga po, kapag naghihintay ka, aabutan ka. Kapag nagbata ka, nagpagal ka, makikinabang ka. Kapag naghintay ka, nagpagal na kinabang, aabutan ka ng pakinabang na walang humpay. Buhay po ba ang ama? Naku, Panginoon ko. Eh sa totoo lang po, bilang tao, walang alam sa salitang iyan. Eh ba't natutunan ni Apo Konching? May nagtuturo. Eh paano niya naririnig? Eh ikaw rin maging katulad niya, masasabi mo rin iyan. Buhay ba ang ama? Mga mahal, simple lamang. Kung ikaw naman ang katulad ni Apo Konching, ang gagawin mo rin ay katulad sa kanya. Subalit dahil nga hindi ka pa katulad ni Apo Konching, tagapakinig ka pala. Ganun lang kasimple, mga minamahal. Subalit ang totoo, kahit tagapakinig lang, may nararamdaman. Ang nabuksan, kahit tagapakinig lang, mayroong sumisibol sa isipan na pawang pinagninilayan sa mabuting kaganapan. Mga mahal, tandaan po ninyo, ang pag-aalinlangan ay hindi katagumpayan. Basahin nyo sa banal na aklat, ang taong ang pananalig at pananampalataya na katulad sa alon sa dagat, kapag pumadpad at nasadsad ay sumasambulat, walang kakamtin sa kanyang kahilingan. Bakit po? Marami po kasi yung taong naniniwala eh ka ako, pero sa isip may pag-aalinlangan. Nagtitiwala eh ka ako, pero sa puso eh hindi nakikipagtotoo. Eh, alam naman po lahat yan ng ama. Kung kapag nag-iisa kay, mangyayari kaya yun?
Bakit teka ganun? Bakit teka ganyan? Oh, huwag po kayong magalit. Gusto niyo, lapitan ko yung pag may sinabi sa kanya, hindi niya man agad matanggap. Iniisip pa kung magiging totoo eh. Oh, tao, tao, tao ka. Tao ka nga, tao. Tao, tao, tao ka. Tao, tao ka. Tao ka talaga. Tao, taong tao ka. Taong tao ka. Magbago ka, tao, para maging hiwaga sa'yo. Ang pagkatao ay mabago na, mabagong tao. Taong tao, tao, o tao, tao. Magbago isip niyo. Buhay bang Diyos? Pero yung hindi man nagsasalita, pag tinanggap niya sa puso niya, ay, nagulat pa. Nagitla pa. Aba, eba. Eba, eba. Oo nga, ano. Kaya po, ba tinunan niyo po yung bulaklak? Mamulaklak na wa kayo. Oh, mamulaklak na kayo. Sulong, mamulaklak na kayo. Mamunga na kayo ng bulaklak. Managana na kayo sa pamumulaklak. Puro na lang po ba bulaklak eh, walang pera. Kaya nga inuuna yung pera sa inyo eh. Puro pera na lang, ano? Pagdating sa pera, maraming natutuwa. Panginoon, patawarin mo ang mundo. Taong pera. Ba, ba, mukhang nakangiti ka na kapatid. Oh, magkapera kayo. Naku, mahal na ama ko. May babalik lang po sa inyo ang espiritu na kwento. Ukol sa panahon ni Moises at ng mga Israelita. Pahaging lang po, karampot lang po. Alin ang mas pinili ni Moises? Ang maging prinsipe o ang tulungan niya ang kanyang bayang Israel? Ay, alam pala po ninyo, no? Yun ang anak ng Diyos. Hindi niya pinahalagahan kung ano ang kanyang magiging kalalagayan na magiging masarap na buhay. Tinalikdan, sinuungang hirap, nagalit pang mga tao, sinumbatan pa, sinisi pa, ganyan ang lingkod. Karami mong tinatalikuran, sisisihin ka pa. Karami mong tinitiis, sinisisi ka pa. Pinagbibintangan pa. At ang tanong ko po sa inyo, nakinabang ba ang nakipagtotoo o hindi? Subalit, maliwanag na tinura ng ama, Moises, hanguin mo ang mga Israelita sa Ehipto at dadalhin ko sila sa lupang pangako sa mainam na lupain. Mag-aani sila sa hindi nila tinanim. Makatitikim sila ng masasarap na bunga na hindi nila pinagpagalan. At pananaganain ko sila.
Binigay ba agad? Nakuha ba agad? Naglakbay ng ilang taon? Nang dahil ang tao'y nasusubukan sa pagkain, mabuti pang hindi mo na kami inalis sa Ehipto. Kahit kami napapagod, nakatitikim naman kami ng karne. Karne lang pinagpalit sa magandang lupain, sa magandang aanihin na hindi pinagpagalan. Nang dahil nga madaling masubukan at tukso'y dumatal, nang dahil sa gutom ng tiyan. Wala na kami ay kampakialam. Igayak mo kami ng sasambahin. Dinala ba kami dito para kami gutumin? Ito na, nakipagtipa ng ama sa sinugo sa kanila. Hindi na, Eka, bumalik iyan. Igawa mo kami, Eka, ng sasambahing guya. Doon nagsimula ang rebulto, hindi ang Kristo. Tandaan ninyo. At tuwang-tuwang ipinababa ng ama ang 10 utos. Inukit sa bato. Sa panghinayang at galit ng Moises, ipinagsak! Nagkadurog-durog. Ganyan ang ginagawa ng tao sa salita ng Ama. Winawasak! Hindi nakikipagtotoo ang tao. Alam naman ang Ama, nakita naman ang Ama, na yung mga anak kong hinango mo ay hindi na ako sinasamba. Bakit pinadala pa yaon? Ang tao nga naman, marunong daw. Alam daw. Sa makatwid, alam man ang ama ang ginagawa ng mga tao, patuloy pa rin niyang ibinababa ang salita niya upang makita niyang totoo at tapat. At nang makitang nagsasaya, masayang-masayang iniinda ka ng guya, panghihinayang ang naganap sa damdamin. Yan ang ama. Kapag nakita niyang may ibang sinamba ang tao, may ibang pinagtuunan ng pansin at nawala siya sa kanila, panghihinayang, pagkalumbay, subalit hindi niya pinananaig ang kanyang kaparusahan na pagdakay ibigay, kundi binibigyan pa ng pagkakataon. Kaya't muli ay pinasulat ang salita. Mga mahal, ang salitang ito'y ginawang isa ng Kristo. Ang salitang ito'y pinagsama sa isang salita na kung ito'y masusunod at gagawin ng tao, wala nang pinakamahigit na kautusan, kundi ito, ibigin mo ang kapwa mo. Sapagkat kapag naibig mo ang kapwa mo, wala kang gagawin masama kahit kanino. Kapag inibig mo ang kapwa mo, iniibig mo yung tinatawagan mo at sinasamba't kinikilala. Kaya nga, ang pag-ibig, kapag namuo sa puso ng tao, sino pang taong magbibigay sama sa kapwa-tao? Mga mahal, mahirap sa matanda kung matanda ka na hindi ka pa makaunawa. Mahirap kapag tumatanda at matanda ka na wala pa rin pagbabago, iyon at iyon ka pa rin. Nakikinig ka, pag-uwi ganun pa rin. Kailan pa? Kailan pa? Wala nang iba pa nahihintayin. Kailan pa? Panahon na sa matatanda. Mahaba na ang binigay sa inyong biyaya. Kung hindi pa ninyo mamahalin ang salita at winawasak nyo lamang sa inyong diwa, para kang bata na walang pangunawa. Mga mahal, patawad! Huwag kayong magalit kay Kunching. Subalit ito ang katotohanan. Kung hindi ganang tao ay gagamitin,
at walang paggagamit na tao, hindi mailuluwalang salita. Subalit kung ang tao'y matatakot sa kapwa, pinahigit niya ang kanyang kapwa. Subalit ang ama niya, kinalimutan pawa. Sumayin niyo ang kapayapaan. Katotohanan ng aking tinuran, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Alalaong baga, maliwanag ang katotohanan. Sa panahon ng Espiritu, lalaki't babae, bata't matanda, ang makakadama't makakakilala, mapaghaharian na totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung magaling man ang taong magsalita, subalit sa gawa ay wala, paano mapapatotohanan ng amang dakila na siya ang tumimo sa diwa? Katotohanan ng sakit tinuran, kapag may pag-ibig, may katapatan. Kapag may katapatan, ang pag-ibig ang nananaig. Kapag ang pag-ibig at katapatan ang naghari kanino man, wala nang manlilinlang mandaraya sa kapwa. Sapagat ito ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahan, nekkaramenayahan, nekkaramenayahan. O dakilang aking ama, na wagas at tapat umibig kanino man. Walang kapantay ang paghahari mo, walang kapantay ang gawa mo. Ang sinumang tapat sa iyo ay makakakilala sa kinikita nila na hindi kanila kundi mula sa iyo. Sa kinakain nila ay makalalasap tulad ng pandama na kung may pandama sa iyo, mararamdaman ay ikaw sa buhay nila. Alalaong bagangan at sa tuwing ay tinuturan mo, ang sumasayo'y sumasalahat ang Espiritu. Sapagkat ang sinumang sumalahat sa Espiritu mo'y nanahanganap, wala ngang hindi magbabago ganap. Alalaong baganga sa tuwing ay tinuturan mo, ang may liwanag ay hindi na marapat madimlan, subalit ang nadimlan kailang ang magliwanag. Ang nakadama ay nagliwanag, sapagkat ang sinumang sayo'y kumilala, tuwirang ang isip at damdamin niya'y babaguhin na ganap. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Kaya lamang mahirap ang pagbabago, kung aalalahanin ay buhay ng tao, na paanong bukas, mamaya at kailan. Subalit kung nasa isip at damdamin ng sinuman, ang tuwirang samay kumilala ay di pababayaan. Kaya't ang sinumang nilalang na kapwa tao nilalang, ang masakit sa kanya, di gagawin kanino man. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Maliwanag din ang katotohanan, may daliri ang lahat ng tao. Subalit ang daliring ito'y di pantay-pantay. May guhit ang palad ng nilalang. Subalit sa guhit ng palad ay walang magkakatulad. Kaya't kung papaano ang buhay na nakamtan ay iisa, ang katulad lamang ng iisang ito'y isa rin ang kamatayang babalik sa alabo. Subalit ang kanya-kanyang kinabukasan at tataglayin ng buhay, hindi ka pa magkakatulad. Kaya't kung ang tao'y pinagpala at nagmithing magpala ang isa, ang paalala lamang mga mahal, kung tutularan mo ang kapwa mo'y sa mabuti siya tularan, subalit sa masama, huwag mong mithiin makatulad sa kanya. Katotohanan ang sa aking minimithi, kung papaano kayo'y maging ganap at marapat, kaya't kung papaano kayo rin ay gayon ang gagawin, matutupad ang tinuran na pagharian ang totoo na anak na kumilala sa amang bumuhay sa kanila. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam,
nek karamanayahana. Ama ko, ama ko, ama ko. Tunay na salita mo'y wagas na malinis. Kaya't kung ito ang magahari sa isip at diwa, lilinis ang maruming kaisipan, ang burak na damdamin sisibulay pagmamahal, wagas na katauhan na mula sa iyo'y mapangigibawawan ng espiritu mong walang kamatayan. Nektaramenehana, nektaramenehana, nektaramenehana. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Alam niyo po, sa Biblia ba may nakalagay na kulay? Color orange, color blue, nakalagay po ba yun? Kulay asul, kulay verde, pa. Meron ba, Arlen? Napin nyo na lang. Ang nagbigay ng mga kulay ay sino? Hindi ko po kayo sinasan dyan, oh. Kung tumatalbog sa ulo. Ayan, gumuro na biyaya. Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama. May natirang isa de akin. Buhay na buhay po ang Panginoon, ano? Ay, ano bang sasabihin ko? Parang na-blackout. Alam niyo po, isa lamang po ang aking mapapatotohanan sa inyo. Sa maniwala po kayo sa hindi, ako'y di nag-aaral ng mga sasabihin ko. Eh kasi po, pag pag-aaralan ko pa ba yan, ako po, Panginoon ko at Diyos ko, baka makulta na'y utak ko. Di po ba? Problema mo na sa tao, problema mo sa buhay mo, problema, mamumblema pa ako mag... Ay, di na po. Matutulog na lang ako. Buhay po ba ang Diyos? Ako po'y humihingi ng paumanhin sa mga nagte-text. Talaga po sa totoo lang, eh, hindi agad ako nakakasagot. Araw ko minsan ang nasasagot ko eh. Kasi po eh, pagod na yung mata ko sa computer, sa, o kaya sa iPad, ano, kung wala si Arlene, ano po, anong oras po, ilang oras po ako doon. Hindi ko nga po natatapos mga ka-FB. Hindi po kami nag- Chichita na, yung pong mga ka-FB ko, nagpupuri sa Panginoon. Sila yung mga ka-FBing walang chichitan, kundi ang Panginoon ang hinihintay na makabasa sila ng mensahe. Pagkatapos ay, yun, dakila ka Panginoon, Panginoon, ganito. At yun po, pasensya na yung hindi mga naabutan ng pagsagot. Sabi ko nga, Panginoon, hiniling ko, noon, hiniling ko po, sana matapos na yung mission ko sa pagsagot sa text. Yung daming tumatawang, nagte-text, ano po gamot na ang ganun. Ano? Alam niyo po, hindi na nga po marami, pero meron pa rin. Hindi na masyadong katulad sa dating talagang sunod-sunod dyan.
Tatlong sa, oh, yan, totoo sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Eh, kaya lang po, eh, mas grumabi eh. Pero, hindi na sa cellphone. Mabilis na, na may taga-type na. Pagka katulong ko po si Arlene, eh, medyo maluwag. Kaya hindi po ako masyadong nakakasagot siya. Kasi po, pagod na yung mata ko. Eh, siyempre po, halimbawa natapos ka ng alas 10:30 o kaya alas 11, ano po, hindi po kami natatapos ng alas 9 eh. Ano? Eh, minsan po eh, pag nagising ka ng alas 5 eh, magbabahagi na eh, di ano ka na yung mata. Eh, kailangan po magpahinga bago matulog. Ay, bago matulog, bago maligo. Kaya po ako'y laging huli. Tapos, meron ka pang tatawagan. Nawala ako sa cellphone. Nagkaroon ako sa Skype, tsaka sa Viber. Kaya lang, libre sila, ano? Gumaan sa bulsa. Pero, hindi naman po lahat eh, may ganun. Ano? Kaya, sasagot ka pa rin doon sa ano. Pinapaliwanag ko po, hindi po para magmagaling, kundi humihingi ng dispensa. Dahil talaga pong hindi ako nakakasagot labi. Tsaka gusto ko na lang yata ngayon. Eh, ayaw ko na rin po nang masyado matagal na tumatag. Eh, tenga ko eh, parang sabi ko, dito na lang sa kalipa. Yan, sumagot na naman. May talaga po hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Eh, ilang taon na? 12 na pong taon. Maglalabing 3 taon na. Sabi ko, Panginoon, hindi po ba kung talagang naniniwala sila, pupunta sila dito, hindi na lang dadaan sa text, ano? Sa tawag. Eh, di bali po sana kung nagpupunta rito, emergency lang o nataon. Eh, yung iba naman, nahirati na lang sa kakatas. Ano po? Eh, patawad, hindi po ako ang sumasagot. Dahil kung halimbawa, tinext mo, Pukunching, ano po ba yung gamot sa ganito, ganito? Eh, hindi naman kita ura-urada sasagutin eh, dahil tatanong ko pa kung ano eh, ano po. Eh, pagka hindi ko nabasa agad yun, at nakita ko po emergency, kasi po eka eh, emergency lang, hindi ko na po sinasagot, eh emergency, baka tapos na, nabasa ko hapon na. Eh, tinext, umaga, eh, kahiyaya naman pong magsisinungaling ako. Ay, eh ano ba, hindi ko na po sasagutin, ano. At pag sinagot ko naman, halimbawa, katulad niya, oh, kumusta na anak, pasensya na, hindi kita nasagot. Sagot naman niya, eh kahit po naman hindi kayo nakasagot, pag-text pa lamang, naniwala na po ako, buhay po ang Diyos. Talaga po, totoo. Opo, siguro po, ako, karangalan ko po yun bilang tao na pinagtitiwalaan niyo. Subalit, hindi ko naman po kailangang iparangal ang sarili ko eh. Kaya kung sino yung magagalit sa akin na hindi ko po natutugunan, eh, hindi ko po yun kinagagalit. Bahala po kayo magalit, basta ako hindi nagagalit, ano? Eh, ang mahalaga doon, eh, hindi naman ako nagsisinungaling sa inyo. Totoo naman po yung sinabi ko, pasensya na pag hindi ako nakasagot. Totoo po yun. Hindi ako gumagawa ng istorya at nangangatwiran lang. Sapagkat totoo na kaya hindi ko nasagot. May ibang ginawa, mayroon pong hindi naman po gumagawa ako, nasa bulsa ko yung cellphone ko. Ano po? O kumisa naman po, may ginagawa ako sa bandaron, tatabi ko yung cellphone. Eh, ang totoo po nun, hindi ko alam kung paano kung kinalikot yung cellphone. Eh, ba'y naka-silent po pala. Sa totoong-totoo lang po, may nangyari. 17 missed call. Hindi ko po naramdaman, hindi ko narinig. Eh, bakit po? Eh, kasi po, hindi ko nga po naririnig. Eh, hindi ko naman po sinisilip yung cellphone. Subalit, kung gusto ng espiritu, sigurado papadama sa akin. Ano po? Pag may gusto po siyang sagutin eh, kahit hindi po naman naririnig yung tawag, naka-silent, ba,
Sabi ko, ba't nagbiblink yung ilaw ng cellphone? Ba, may miss call pala. Ba't pa ako hindi ko naririnig? Pina-check ko. Aba, naka-silent pala. Mga kapatid, ano po ibig sabihin mo? Kung isan tayo ay mayroong dinudulog sa Panginoon na hindi agad tayo sinasagot, na hindi tayo tinutugunan, subalit hindi yun ibig sabihin ay wala siyang pahalaga sa inyo. Ganon din po ang espiritu sa katawan ko. Hindi ibig sabihin ay hindi kayo ginusto. Hindi kayo napiling sagutin. Kundi nagkataon lang po bilang ako'y ginagamit. Hindi niya inudyok. Walang udyok. Wala pong pandama. Eh, hindi ko po magagawa. Ano? Ibig sabihin din po noon, pag walang pandama, eh, hindi ko gagawa. Hindi po ako makagagawa. Kaya itong pandamang ito, itong udyok na ito, ito po ang nagpapatotoo. Panawagan ay udyok sa damdamin mo. Kaya pag wala, eh wala. Udyok-udyokan ka na lang. Diyos, mga mahal, o yan o, yung mga lagad, tanungin ninyo, pag nagpapakatotoo, di ba, udyok yun? Eh paano po? Suriin nyo lang po, baka mali yung udyok. Ano? Eh baka ang udyok sa inyo, magalit ka, eh hindi po udyok ng Diyos yun. Pag sinabi po, ay, hindi totoo yun, nagsisinungaling, yun ba? Suriin mo muna agad bago ka magalit. Baka mamaya dinadaya ka ni Taning para magalit ka, eh hindi naman totoong nagsisinungaling yun. Ano po, ganyan lamang kabuhay at buhay ang Diyos. Kaya po, yung udyok na sinasabi, ay pakikinggan din po ninyo, susuriin din po ninyo, baka mamaya udyok ng masama iyon eh. Nakinig ka naman, sumunod ka naman, bandang huli nagkalayo kayo samantalang walang alam ang isa. Dahil sa udyok mo na yon, sa damdamin mo, nakinig ka, sumunod ka, yun ang mali mo. Kaya nagkakaroon po ng kumisan ang tao dun sa pag-udyok na mali na yon, yung bang nagkakaroon ng masamang isip. Kaya kayo po lahat, ano ang mabuting balita? Ang udyok ay suriin, pakinggan ang mainam. Magandang umaga po sa gabing ito. May bukas pa. Tayo na po, magpalain kayo.